WhatsApp mga ka-Big Bites. Bagong balitang gugulat sa lahat ng Inebra fans. Ang tanong, ano naman kaya ang balitang ito? Pero bago ko sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Alam naman nating lahat na medyo pangit talaga ang pinakita ng Inebra sa nakalipas na PBA bubble. Maaga silang nawala sa playoffs matapos silang pataubin ng TNT sa quarterfinals. Pero bago pa man ang playoffs, napansin na ng maraming fans na hindi talaga maganda ang chemistry ng Inebra. Kaya naman dahil sa pangit na pinakita nila, puro talo ang nakuha nila. Kahit ang mga team na hindi gaanong malakas ay tinatambakan lang sila. Kaya isang patunay ito na hindi talaga maganda ang pinakita nila. Samantala, may isa napakabigat na balita naman tungkol kay Japheth Aguilar. Alam naman natin lahat na may reports mula sa mga legit na source na sinasabing may offer daw na natanggap si Aguilar mula sa mga team sa Japan B-League. Ang offer pa nga daw ng mga team sa Japan ay umaabot na mahigit 2 million kada buwan. Hindi lang yan, pag maganda pa daw ang ipapakita niya sa mga susunod na taon, mas lalakihan pa daw nila ang sweldo niya. Triple ang magiging sweldo niya sa Japan kumpara sa Inebra, kaya napakahirap talaga natanggihan ang offer na ito. Pero ito ang mabigat na balita. Ayon na mismo kay Aguilar, ang focus lang daw niya ay sa Inebra. Kaya para sa mga Inebra fans, huwag na kayo masyado malungkot. Dahil sa mga sinabi ni Aguilar, mukhang mananatili naman siya sa Inebra. Marami rin kasing dahilan kung bakit hindi na siya alis. Una, magkakaroon na sila ng anak ng asawa niya, kaya siguradong ayaw niya malayo sa pamilya niya. Pangalawa, malaki pa rin naman ang sahod niya sa Inebra. Hindi man kasing laki ng offer ng Japan, pero siguradong sapat na ito para sa pamilya niya. At pangatlo, ang Inebra ang nagbigay ng career sa kanya, kaya siguradong malaki ang utang na loob niya sa Inebra. Sa pinakita niya loyalty sa Inebra, siguradong malaki ang bonus na makukuha niya. Kahit gaano pa laki ang offer ng Japan sa kanya, mahirap nga naman talagang bitawan ng Inebra dahil isang pamilya na ang turing niya sa mga kasama niya at napakatagal na rin kasi niya sa Inebra. Pero kung sakali naman na magbabago ang isip ni Japheth, napakalaking problema ito para sa Inebra dahil mawawala ang isa sa superstar nila at isa sa pinaka-importanting player nila. Pero habang nasa Inebra pa si Aguilar, siguradong katatakutan na naman ang Inebra, lalo pa ngayon nakasama na nila nagpa-practice ang super import nila na si Justin Brownlee, kaya lalakas talaga ang Inebra. Samantala, may balita rin na sinasabing magbabalik na daw si Slaughter. Hindi pa sigurado kung kailan, pero malaki ang chance na mangyayari ito, lalo na pag matutuloy si Stan Hardinger papunta sa Japan B-League. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, tama nga ba ang desisyon ni Japheth Aguilar na manatili na lang sa Barangay Inebra? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.